before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the Lord. At his word shall he go out, and at his word he shall come in, both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua, set him before Eleazar and the priest, and before all the congregations of Israel. And he laid his hand upon him, and gave him a charge, as the Lord commanded by the hand of Moses. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong salita. Bible please, Panginoon, I pray na makita namin, mag-insahin ngayong umaga, hapon. Salamat po sa mga nag-participate. Bible please, Panginoon, na ito naman mga after the quiz, Panginoon, na series namin. Lalo naming manamnam, laming matutunan, Panginoon, yung mga pinag-aaralan namin. Ito po hindi sayang, Panginoon, at ito po ay malalim din. Yung ibang sustansya nito, Lord, nakukuha namin sa quiz. Iba naman sa preaching. So I pray about isa again, nagpa-participate. Ibang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good afternoon sa lahat. Kahit talawang po natin ngayong hapon ay... Let the Lord set a man. Let the Lord set a man. Subtitle nito is Honor and Obedience. Okay? Tagalog, let the Lord set a man. Hayaan natin. O yung let, madalas po yan ay ano eh. Kasi pag sa English, pag pinag-aralan, pag sinabing let, no? Isa daw yun sa mga passive verb. Kaya mapansin sa Bible, parang nagiging active. Kasi pag sinabing let, hayaan lang eh, di ba? Pero minsan ginagamit lang siyang ganun, hayaan. Pero actually, parang sinabi yung gawin mo na rin yun eh. Pag tinignan mo yung application nito, kaya dito, parang sinasabi, pwede mong ibahin yung salita niya. Sabihin, Lord, please set a man. Pwede ganun eh. Salit na let the Lord set a man. So, but anyway, nabanggit ko lang yun kasi mapansin niyo po yan pag ginabasa niyo. So, hayaan ng Panginoon na... Ano yung set? Ha? Itag talaga. Okay, tama. No? So, very simple na verb yan, pero sa Bible, laging ano yan, sineset. Set up lalo. No? Ito naman set before. Sabihin, iharap. Yung madalas yung sineset up, mga building, yung even mga Diyos-Diyosan, sineset up yun eh. Sabihin, nagtatalaga nga, no? So, pinaplano, and then isasagawa yun. Okay? Kaya ang again title lang, let the Lord set a man, siya ang magtalaga. Okay, ganun lang yun. The subtitle, Honor and Obedience. So, nasa introduction na po tayo, no? Dinidefine natin yung mga salita na gamitin natin for the rest of the sermon. Yung sinabing set, sense natin. Yung natin dito. Set. Tapos to sit. Pero pag sit, nakatalaga rin yan, di ba? Tsaka bakit yung mga nasa pwesto, natawag natin sa kanila, nakaupo sa pwesto, di ba? Kahit minsan, tumatayo rin. Ibig sabihin lang, nakapwesto siya doon. Pwesto. Hindi nyo na alam yung pwesto eh, no? Alam nyo ba ba yung pwesto? Yung bata, ano yun? Hindi nyo alam yun. Dati sabi kasi, may sa Bulaga pa yun. May Bisayang referee. Anyway, put, eh di ba, wala yan. To place oneself in a position, yan. Ito yung magandang ano, definition. To place with care. Okay, so maingat yon, tsaka sinasadya mo. Ilalagay, deliberate, sinasadya. Purpose, may dahilan. With relative stability. So, pag nilagay ka dyan, dyan ka na, parang ganun. Okay? Hinanda, and then ilagay. Talaga. Ayan. Iba namin transplant, no? So, fix actually, yan din. Ginagamit yun sa Bible. Establish. Okay na po yan, no? So, pag sabi ng leadership, leader, lead. Leadership, lead na lang. To guide on a way, especially by going in advance. So, maganda yung quiz kanina. Nakukuha yung ibang mga points, eh. Nasabi kanina, go before
Then go out before. Ikaw yung nauna, pag leader ka, hindi ikaw yung utos na nautos. Then, ginagabayan mo. So, maganda, may mga kapatid kayo, umpisaan nyo na dyan eh. Steven, tinuturuan natin niya. May apat yung kapatid niya, tatlo pala. Mga mag-iapat, no? So, tinuturuan niya yun. So, nakakasal magturo minsan, di ba? Kasi, kukulit naman. Eh, ganyan ka rin dati. Tsaka kung di mo matutunan ngayon yan, matutunan, kailangan mo rin matutunan yan in the future, gawin mo na ngayon. Kaya okay yung, ano, pag sinabi yung kapatid nyo, gabayan nyo, kailangan nyo rin skill na yan, paglaki nyo. So leader, lead, siya nagdadirect, ito gawin mo, ito yung gawin mo, papunta doon, pag ganyan, huwag ganyan, ganyan. Ngayon, ano ba, servant. So nilagay ko lang to kasi, banggit mamaya. Pag sinabi servant, madalas, baliktad yan. Yung leader, nagli-lead yung servant, taga-sunod lang. Pero sa panahon ngayon, mayroon tinatawag na servant leader, napaka-matunog niyan. Kasi totoo din, dinirive po yan sa Bible, no? Pag sinabing servant leader, nagli-lingkod ka habang nagli-lead ka, pwede ba yun? Pwede. Actually, dapat ganit niya. Okay, so kahit sa organization, yung leader, siya yung nagpapasunod, pero naglilingkod siya actually, bandang huli, makikinabang nun, yung pangkalahatan. Okay? One that serves. Perform duty. Okay? So, nagkakaon naman ba tayo, lalo mga bata? Dapat, kaya dapat ngayon. Kung ano pinag-aaralan po sa mga leadership seminar, talo pa rin ito po yun eh. Maniwala kayo sa hindi ah. Lahat na ng alam ko at alam nila, sinama-sama na at alam pa ng Diyos. Magtatapat kayo sa church, sa Panginoon. Okay na kayo. Kung hindi, bahala kayo. Next, spirit. Last, no? Ano spirit? Kasi nabanggit po dito yan. The definition ng sanlibutan, yung makukuha na tayo dito. Sabi dyan, the animating or vital principle help to give life and physical organism. Pwede rin, di ba? Pero kasi hindi mo alam kung ano yung nagbibigay ng ano, iba yung spirito mo ngayon. Madalas binabanggit yan eh. Kunwari, alam mo yung, yan, madalas sinasabi ko sa inyo, ma-absent. Yung mga natiwalag po, ganun yun eh. Ramdam na natin yun eh. Pero hindi ganun na exactly. Pero still, mayroong indication yun. Hindi nakipag-usap, itingiti lang, di ba? Hindi direct ang sumagot, pa-absent-absent na. Iba yung spiritong gano'n, hindi yung matino na nakakausap ng maayos. Yung ngiti, hindi ngiting aso. Alam nyo yung ngiting aso, di ba? Maraming meme yan, di ba? Ngiting aso. So ito ha, definition ng salibutan. Pero sabi nyo, the supernatural being or essence. Okay, sinabi yung importanteng bagay sa kanya. Supernatural, yung hindi basta-basta. So kahit definition dito, kuha niya eh. So ito yung Holy Spirit, di sinabi dito, pero tayo, tutukuin natin. Yung Holy Spirit of God, banal na Spirito ng Diyos, sa kanya yun. So kung alam niyo yung Trinity, di ba? Father, Son, and Spirit, Holy Spirit, Holy Ghost, isa lang yun. So, part of the Trinity siya, para din siyang person. Person talaga siya. Okay? Theology tayo. Pasto, kala ko ba Diyos, hindi person, di ba person, tao? Isa yun sa ano. Kasi nga, bilang tao, para maintindihan natin yung hindi tao, kinukupan natin sa tao. Nagis nyo ba yun? So, actually, do tayo ang dinirive sa Diyos para lang malaman natin, describe natin, ano ba ang Diyos? Pag sinabi yung person na siya, nasasaktan, natutuwa, nagagalit, nag-iisip, nag-aplano. Hindi ba tao yun? Oo, kasi nga, tayo yung kinuha doon. Pero ngayon, pag dinescribe ko siyang person, maintindihan nyo yung ano siya. Nakuha? Kasi may mga turo po yung Holy Spirit daw, ay kaya siya parang puwersa lang daw, parang electricity daw, energy lang. Ba't nasasaktan yung energy? Hindi. So, pwede mo pag, kung ano yung tao, ganun din sila. Ang ama, ang anak, Holy Spirit. Yan. Sabihin ko na lang din, no? Sa mga bago dito, ito yung aming dakilang map na nakuha ko po sa mga seminar na inatidan ko na totoo naman to. Sa mga pinakaluma, dito yun.
Wala na. Hindi nakita. Ayan. Okay, so ito po yung pati ng tao. Ang Diyos ay tatlo din, no? Father, Son, Holy Spirit. Ang tao po, maniwala kayo sa hindi, tatlo din tayo. Mayroon tayong Espiritu, mayroon tayong kaluluwa, at mayroon tayong katawan. Okay? So actually, wala tayong kaluluwa. Alam nyo ba yun? Sino may kaluluwa? Wala tayong kaluluwa. Ikaw yung kaluluwa. So meron kang katawan, meron kang Espiritu. Malinaw ba yun? Magandang ano yun eh. Para makuha nyo agad. Wala kang kaluluwa. Yung sabi, sinasabihin nung ano yun. Para kang walang kaluluwa. Ayan. Sabi, sobrang sama, di ba? Anyway, wala tayong kaluluwa, tayo yung kaluluwa. Meron tayong katawan. Meron tayong spirit, yung mga unsaved, patay yung spirito. Okay? Yung katawan ay nakikipag-ugnayan sa physical realm. Kamunduhan, ang mundo. Okay? So, pag nauuhaw ka, mainit ngayon, malamig, ayan yung katawan mo. Nasaktan ka, nasapa ka, ano daw mas masakit? Yung sinapa ka o binasted ka? Ano mas masakit? Yung isa, nasa pak yung katawan. Yung binasted, kaluluwa yun. Okay, so parehong... parehong... Ba't ka natatawa? Okay, so yung soul natin, tatlo din. Tatlong part, I mean. So yung... hindi na pala ito, hindi na ito lesson natin. Basta mayroon tayong spirit, okay? Para sa iba na lang, sa iba, hindi ito bago eh. Okay, then, sorry, doon tayo sa spirit. Tapansinin nyo po dito, sabi dyan, soul. Diba? So, kasi nga, kahit sa Bible po, basta inanimate, ibig sabihin, hindi mo, hindi siya nakikita, ang tawag minsan ng Bible din dyan, spirit or soul. Kasi ang pareho sa soul and spirit, hindi nakikita. Ang nakikita lang natin, body. Okay? So, pero, may mga part din sa Bible na nilinaw yung distinction sa spirit at saka sa soul. Yung soul, ikaw nga yun, spirit, minsan yung ibang tao may spirit, yung iba spirited. Iba, minsan, pag yung spirit, masaya yun. Minsan, ganun eh. May ibang definition na ganun, ha? Pero yung pag pinag-usapan yung party ng tao, yan. Yung spirit, patayan sa mga unsaved, nabubuhay, binubuhay, yan po yung binubuhay sa mga unsaved. Yan yung pinapanganak, magmuli. Okay? Potent God. Okay? Sana malinaw yun. Ngayon, ghost, iba na yun, okay? So, pero okay din yan kasi kaya nga minsan, Holy Spirit, Holy Ghost, isa lang po yan sa King James. Eh, sa ngayon, mag-ghost kasi iba na yung connotation, kaya hindi natin ginagamit. Pero walang problema dyan. Okay, so, intindihan natin po yung mga meaning yan. Backdrop naman tayo. Ano nangyari po dito sa... So, alam na alam nyo ito kasi nireview nyo ito eh. So, hindi ko na sinamin 26 kasi puro number lang naman yun. Bilang, inisa-isa, anak-anak. Pero ang goal natin ngayon, magandang topic yun ngayon, leadership. Parang gobyerno ulit tayo ngayon, okay? Kaya, aral natin ngayon, hapon, things that makes an organization achieve its goal. Okay? So, pero pinaka-topic natin, honor, obedience, and then yung Panginoon, yung tao. Leadership. So, nabasa natin din sa 27, bago yung, paano magiging, kasi ano, sino po yung organization dito sa kwento natin? Obviously, yung Israel eh. Bansa na sila, parang church pa sila. Ang nagli-lead sa kanila, likod ng Diyos, nakikipag-usap directly sa Diyos, si Moses. Pero may structure din sila, si Joshua later. And then, mga priest, di ba? High priest. Mga tribes, leader ng tribes. So, yeah. So kaya nga ang gusto natin, paano natin ma-achieve yung goal natin? Sa buhay, ano yung goal natin? Ikaw, Julia, anong goal mo sa buhay? Makapag? Tapos lang ka na. Mag-aaral, bakit? Ano ang pakarap mo? Teacher, tapos nagtuturo ka na, tapos... Eh, nagtuturo ka na. Yun na ba yun, buhay? Ba't ka nagtuturo? O, ba't mo sila kailangan matuto? Ba't sila dapat matuto?
Ay, yung mga level nila, hindi lang inaano ka, yung iba alam nyo na eh. Ikaw, Maria, anong goal mo sa buhay? Mag? Tapos? Mag? Mag-nurse. Bakit mo gusto mag-nurse? Para? Para makapag? Magpagaling. Ba't sila ang pagalingin? Ha? Naisip niyo na ba yan, mga bata? Ikaw, Prince. Bata pa kami, hindi ko makalimutan minsan pag wala kami magawa sa... Eh, magpinsan-minsan, hindi nag-uusap-usap. Minsan, hoy, matulog na nga kayo. Ano pinag-uusapan niyo dyan? Ganun yung usapan. Eh, bakit may ganito? May sasagot na magaling. Eh, bakit nga gagawin? Maganda sa church, binigay na sa iyo sagot, eh. Amen? Ano kayong sagot, Maria? Ha? Ano? Anong pinaka-goal mo sa buhay? Mayamang ka na, kunwari. Anong pang gagawin mo? Wala na. Ha? Eh, nag-church ka na ngayon, eh. Bakit ka nag-church? Ano mo matuto? Matuto, and then? Eh, tama naman yan. Pero ano nga yung... Ano yung ultimate goal mo? Ano gusto mo marating? At dapat mo marating? Ha? Reward sa langit. Baka sarili. Hindi, tama. Tama lang. Eh, bakit nga? Eh, tama rin yun. Yun yung sarili. Eh, kasama yung sarili natin, di ba? Tama naman yun. Pero, nakwala ako dun, ah. Tama naman kasi. Pero, lakas yung tumawa. Sige nga, ikaw. Oh. Ano ultimate goal mo? Ezzy? Makita mo na. Lagpas na tayo dyan, eh. Wala pagpabaw, yumamang ka na rin. Yung 10% pa sa extra. Tandaan mo yan, ha? Nakinig niya yan, ha? Tapos? Sorry. Ba't ka nag-ibigay ng 10% dito? Para yung mama si Pastor. Baka tulong saan? Ba't mo tinutulong yung church? Ano ba ginagawa ng church? Tawa-tawa ka rin. Ano, bilis. Hindi mo na. Okay, so si Pamina, si Pame. Anong pangarap mo sa buhay? Anong goal mo pala? Tapos? Tapos na nga tayo sa pagkatapos, eh. Oh, yan na. Ulitin naman natin. Bakit ka maglilingkod sa Diyos? Ang wala sa kanya ng pala lahat, eh. Tulog din, eh. Pasasalamat. Tapos, napasalamatan na siya. Yun na yun, masaya na siya. Okay, nakakuha niyo naman, no? Pero sabi ni Bad, paglingkod sa Diyos, makakomplish ang goal, ang pinaka-goal ng Diyos, tama yun. Actually, sa Revelation 4:11, isaduhin niyo yun, ha? Sabi doon, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou, ano yun? For, ano? For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So tama rin yun. Para pasayahin ng Diyos. Sa business, para lumago yung business, yung maman. Pero yung sa business kasi, dalawa na ngayon po yung business, di ba? Private and public. So yung private, pag private lang, payamanin talaga yung pinaka-boss niyan. Pag public, lahat ng stakeholder. Which is included na pag may pusta ka doon, o may stake ka doon, ganun din yun. Pero mababaw yun, hanggang doon lang yun, eh. So ito yung pinakatama, pag lingkuran ng Diyos, maitaas siya. At maganda yan, umiikot yan, eh. Parang kumpanya din. Pag maganda yung kumpanya, pinayaman mo, meron kang benefit, may reward. Sino pa yung nag-reward?
Balak pala si Julian. Yeah. Totoo yun. Pag naitaas ang Diyos, eh, matagal na siya mayaman, pero hindi naman siya yung bigay lang ng bigay. Eh. Talino rin siya, di wala rin tayo natutunan nun. Nako, di ako nag-ano. Ah, meron. Diba? So, ma-reward tayo. Pero una, maulohalati ang Diyos. Mapuri siya. And then, mag-glorify siya. Maitaas pa siya ng gusto para makinalaman niya sa kaligtasan. The more na... Diba, kung ang Diyos ay nababastos, for example, walang may gusto maglikod sa kanya. Diba? Parang sa trabaho, ganun din. Ayaw maglikod dyan kasi... Loko-loko ng kumpanya pala yan. Scandalous pala yan eh. Diba? So umiikot po yan. So mag-glorify ang Diyos. Tayo may reward. Siya may task pa naman. So maraming maliligtas. Diba tayo napunta doon? Sa panahon ni Moses, ang pinaka-goal pa lang, yung medyo malapit na goal pa lang sa panahon nila, yun nga, maligtas sila sa Egypt. Inalis na sila doon. Ilagay sila sa magandang kalagayan. So, environment or land. Yan ang ano, paulit-ulit eh. So, ang katumbas sa panahon natin ngayon yan, ganun din naman sa kalooban ng Diyos. So, anong kalooban ng Diyos? Sabi ka rin, mag-tides, tama rin, mag-church, di ba? So, short-term girl, goal, short-term goal, pag nasa church ka, doon ka tuloy-tuloy, habang inaaral ka, nagbibigay ka ng puri sa Diyos, naglilingkod ka, and then natututo ka pa rin, may reward din. So, maikot-ikot eh. Habang buhay tayo dito, later, pag namatay na tayo, depende sa ating ginawa sa Panginoon, yun ang reward din natin. Ganun pa rin yun, pupurihin pa rin natin siya. And then, hindi ko alam yung ibang goals pa doon. Pero, maganda, sigurado, mas maganda pa doon. Dahil yung mga project din tayo doon, sa mga star system, yun po. Ano natin yung project natin doon. Hindi natin alam. So, sa kanila, sa yun, sina Moses and Israelite, mapunta lang doon. Kasi pag napunta na sila doon, eh yun yung kalooban ng Diyos sa kanila. Tayo parang tayo, pag nasa church ka na, una, nililigtas din natin, di ba? Pag naligtas siya, sinira, naligtas. Nasa place na sila ng pagpapala pag nasa church ka na. So, pero, alam natin, minsan kahit nasa church ka, pwede kang matiwalag minsan. Ganun yung nangyari sa Israel. Pwede mo ikumpara doon. Andun na sila, inalis pa sila. Nasa kalooban kasi hindi sila nagtapat. Ganyan nangyayari minsan kahit sa atin. Pag di ka nagtapat, sobrang hindi tapat, at least yung iba, hindi naikinig yung iba, at least andito. Hindi pinapatanggal kasi at least yung kalokohan nila medyo ano pa, di ba? Pero pag sumobra na yan, talagang sisipahin ka parang Israel. Sumasamba na sa Diyos-Diyosan eh, pambira, kahayaan ba ng Diyos yun? Yung ginawa sa sinipa sila doon, isa pinabalik, sinipa ulit. Hanggat magkahiwa-iwala sila, pinalitan ngayon sila ng church. Okay, so yun na yung kwento ha. So ngayon, atang sa church, pero sa bansa, kailangan natin para magtuloy-tuloy ng maayos yan, yung leadership na tinatawag. Kasi hindi yan basta-basta iikot at gagana kahit yung mga company kung hindi maayos yung leadership. Kaya maganda rin po, no, may mga sinusundan akong channel sa YouTube, ang ano niya, topic niya yung mga ganyan. Both sa technology, yung mga businesses na malalaki. And then kung paano naging matagumpay at paano bumagsak. So maganda rin yung maganda yung mga napanood nyo sa TV, sa TV. Tsaka yung preaching natin, amen. And then yung mga ganoon kasi matututo kay ang yaman na ng Kodak, eh. Wala nang tatalo pa dito kasi forever eh, mga tao picture-picture, ikaso di sila nag-evolve. Hindi sila nag-evolve sa digital, wala, naiwanan sila. So, ganun po yung kahit sa church. Na maganda naman sa church, sigurado kung magpapala na Diyos, pag talaga magtapat ka lang din. Okay? So, anyway, at least nakuha din yung context, ha? So, points lang natin dito, paano tayo ma-achieve natin yung goal natin. Sa kanila, paano sila mapunta sa promised land, tayo, paano tayo magla sa promised land, sa church ka na, paano lalo tayo lumago, at hindi lang tayo. Paano iba, di ba? Andun lang sila, mukhang ewan doon, dinoloko sila doon. So the more na marami tayong maligtas, and then mailagay dito sa gawain ng Panginoon, mailagay sa tama, and then nafe-feed pa, paikot-ikot yan. Ano yung dapat, maayos dapat yung leadership. At yan, so ano nga yung, so isa lang pala yung leadership sa mga kailangan natin. Kaya number one, ito na.
Verse 16, ano yung kailangan natin para ma-achieve yung goal ng isang organization? Whether be church, company, family. So sabi dito, yung pinatitle natin, sabi ni Moses, siya po ay parang kwento kanina ng daddy, di ba? Sisipain na. No, si Moses, tapat naman siya actually, no? Pero may isang kasalanan lang siya eh. Pero sa Diyos kasi, sabi nga sa Bible, to whom much is given, of him shall much be required. Sa Tagalog, pag maraming binigay sa'yo, marami rin i-expect sa'yo. Kunwari, ang talino mo. Tapos ang gusto mo lang, laro-laro ka lang, ganyan. Ano nga sabi yun? Tanga naman ang anak ko, kahit matalino, tanga. Malakas ka, ano ginagamit mo? Punti lang, tapos gagamitin mo lang sa laro. Diba? Sayang naman. So ngayon, kahit sa halip na ako na, matalino si Peter, tapos ang lakas pa, tapos walang ginagawa sa buhay. Yung tingin ko sa kanya, hindi tama, hindi maganda. So ang Diyos ganun din, pag alam mong binigyan ka si Moses, alam nyo naman ginawa kay Moses, kinakausap siya directly, tapos babastusin niya pa yung Diyos na ganun. Diba? Tayo minsan, hindi nga directly. Nasalita lang Diyos, pero parang ganun din. Pero si Moses, kinakausap siya ng, tapos bigla niya binastos ang Diyos, no? In a way, ha? In a way. But anyway, anong kailangan natin? Dapat, number one, napansin nyo dyan. So, nung sisipain na si Moses, sabi niya, Lord, pwede ba ikaw yung mag-set up nga, no? Let the Lord, God of Spirit, sasabi siya sa... Yun, set a man. Okay? Kaya po, alam nyo, kilala nyo ba si Joshua? Kino si Joshua? Actually, mas si Moses, sikat ba sikat siya. Pero si Joshua kasi, ang maganda kay Joshua, ano yung ganda ng record niya. Wala siyang maaalala kang pumalpak siya na ewan eh. Kaya wala eh. Ang pumalpak na si Achan, pero hindi naman siya eh. Si Moses, kahit paano may palpak si Moses eh. Kaya ang ganda ba? Pero bakit hindi nag-umpisa yung kay Joshua lang? At ngiti ng ngiti si Joshua. Proud na proud ka na ba? Ang ganda ng ano ni Joshua, no? Kasi nga, at alam nyo na, sabihin ko na lang yung ano, pa, sa hindi nakakaalam, ang goal nga nila, makapasok sa promised land. Hindi basta pumapasok lang doon, ha? May ano yun eh, may tao doon. Gera yun, kailangan nilang patayin yung inumutos sa kanilang Diyos. So, paano makapasok doon? Dahil mas successful ka. Military, and then ibang bagay pa. So si Joshua ang sumalunod at naging successful sila. Nakapasok sila sa promised land. Pinaghati-hatihan nila yung good land. Amen? Kasi nyo gusto mong tumira ng ano? Kasi nyo ba tumira sa Ciudad Lizel? Maganda ba dito? Diba? Wala pa to. Nakita mo yung Timberland. Pag pumunta kami doon, pambihira. Ang ganda naman ng ano po. May ano na, may view na. Wala pa masyadong maingay. Yung mga construction lang. Pero ang ganda. Eh kung gano'n ang binigay sa Diyos, so papasok ka dito, pero kailangan mong gawin to. Kung syunga-syunga kayo, hindi kayo makapasok doon. Ano nyo na sa mga pangarap nyo sa buhay? Makapagtapos. Makapagtapos ka ba kung syunga-syunga ka rin? Diba? Sino yung syunga-syunga? Sa panahon natin, pumbira, hindi na kayo magbabayad. Eh. Papasok na lang kayo. Konting babayaran. Lahat ba ng bata kayo nakakatapos? Ha? Yan ang goal mo, makatapos. Hindi na mahirap yan ngayon. Pero iba pa rin, hindi pa rin nakakatapos. Bakit? Syunga-syunga eh. Nagmadali. Gusto ko na agad ano. Gusto ko rin, may nakikita ko sa TV, may kalabing-labing. Tanga-tanga na ito, hindi ka nakapaghintay. So yun, so ano yung mga goal nyo? Maging successful. Kasi po, di lahat ng trabaho magkakapareho po. Yung ibang trabaho, napakaganda po. Amen? Shout out kay Mami kung talaga nanonood. Okay. So number one, dapat ang leader mo, ang Diyos. Yun yun, yung gusto kong puntuhin doon. Kaya si Joshua, great. Wow, Joshua. Ang pangako sa kanila, kahit kay Moses, no, walang tatalo sa inyo. Doon natalo siya isang beses si Joshua kasi nga may kasalanan yung isang loko-loko doon si Achan. Pero still,
Yun, 99% yun ang ano mo, yun ang rating mo. Ang galing mo. Kung general ka o kaya ano ka, coach, yun, lahat ng laban mo, na-chambahan ka lang, di ba? Ang galing nito si Joshua. Pero ang ngayon natin dito, kasi ang Diyos eh, ang Diyos ang naglagay sa kanya. Okay, so lagi nabanggit sa inyo, hindi na actually nasa utak ko lang si Diadem, no? Kasi yun ang ano nila, lahat naman actually yan eh. Kahit dito sa atin, imagine nyo, pag namatay ako, namatay ba ako? O hindi. Natablan ba ako ng bala? Yun ang isa ng mga problema sa church, sa kahit sa ano, bansa, ina-assassinate, di ba? Ang gulo nun. Kaya namatay yung tatay mo, di ba? Ang hirap nun, di ba? Pero may pag-asa. Amen? Amen. So, ngayon, kaya naging successful nga kasi number one, ultimate leadership comes from God. Tandaan nyo yan. Kung hindi ka, kung hindi tayo ganyan, ang hirap nun, napakahirap nun. Even mga anak, walang direction yung buhay nila. Kaya kung ano nung kalokohan ginagawa na lang. Kasi hindi, wala silang magkakilala sa Diyos eh. Sa China, ganun daw yung mga hindi. Saan tayo mag-aaral? Mag-aaral tayo, tapos magliligo tayo sa loko-lokong leader natin. Huwag na lang. May mga ganun ngayon sa China. At sa iba din. Okay, so, banggitin ko dito, sabi dyan, ba't binanggit na the God of the spirits of all flesh? Napansin niyo yun, yung pinakita ating graph kanina, lahat po ng tao may spirit, yung iba nga lang patay. Ngayon, gagabayan ng spirito ng Diyos yung spirito mo. Kaya nga, lagi dapat, nagsasabi siya, dapat ligtas muna. Tayo, wala tayong una. Hindi ako hindi pa ligtas si Sandra. Marila, ligtas ka na ba? Amen. Sigaw, Tricia. Ikaw, Prince. Nabaptize na kayo, di ba? Hindi na nagligtas sa inyo, ha? Pero kaya, ngayon, tinuturuan sila kasi buhay ng spirito nila, makukuha na nila yan. So, yun ang unang requirement dyan. So kaya dito, ganun din po yan. No? Hindi directly sinabi, pero sino yung ilalagay ng Diyos dapat sa leadership? Eh kung siya yung God of the Spirit of all flesh, ang igagawin niya ngayon, yung mamaya, mabanggit kasi kay Joshua, ganun din, may spirit, you know? A man in whom is the Spirit. Ano spirit yun? Eh basta kala ko ba lahat naman tao may spirit? May tinutukoy yan. Ayan, definite article yung the. Sa isang leader po, merong hinahanap dyan. Si Pastor, lagi sinasabi yan. Makita yun, wala itong tao ito. Walang buto. Yan, sinasabi niya lagi nun. Kasi daling yung pitik-pitikin lang yung mga member niya kasi mga member na control freak din eh. Pastor, huwag ganyan. Ganyan. Ah, ganun ba? Sige, ano gusto mo? Ah, yun lang pala eh. Sige. Yung mga ganun. Sabi nga sa niya sa... May nagsalita ganun sa amin eh. Dahil yung asawa niya andyan. Dito yung pastor. O, ganito ang gagawin natin ha. Tama ba? Nagtatanong sa asawa eh. Anyway, minsan okay lang yan. So number one, ultimate leadership comes from God. Tandaan niyo po yan. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka niya nililid, wala kang direksyon, kahit ano pa naisip mong magaling sa palagay niyo, yung mga kasama mo, wala lang yan. So ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya, dito yan sa Bible, doon siya naglilid. Kaya si Joshua rin yung nagsabi po, ganun sinabi niya, di ba? Joshua 1:8, ang sabi niyo yun? Kaya natin, yun ang topic natin eh. Dibasa niyo, ready, go! This law of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang Diyos. Ang Diyos kay Joshua, okay? So sinabi niya, kaya alam niya. Sino gusto maging ma-leader dito? Tama, maka-Diyos ka ba? Sino nagda-direct sa'yo? May ano ko, may kilala akong magaling na mayaman na layang mga yan. Pinapachamba lang ng Diyos, pinapadama lang ng Diyos siya, ginagamit lang ng Diyos siya. Huwag kang hanga dyan kay Bill Gates.
Ang yayabang niyan eh. Elon Musk, yabang din nun. Si Bezo, nakachamba lang din yun. Mga alam, pag nag-aralan mo yun, nakachamba lang din yun eh. Hindi, magaling talaga siya. Anyway, number two. Ano pa yung karakteristik ng isang organization para ma-achieve niya yung goal niya? Number one, dapat, yung pinaka-importante, nabanggit natin. Number one, ultimate leadership comes from God. Number two, ito yung medyo nilang ito, yung Daughters of Zelophehad had hanggang 11 po yan. Ano nangyari dyan? Yan, maganda yung quiz nyo, di ba? Ano muna? Anak na lalaki, anak na babae, kapatid na lalaki, mga tito, puro lalaki, and then, kung sino ba? Kasi lalagyan sana sa ating title, Women Rights eh. Alam yung Women Rights, usun-usun yun dati. Kung tama ba yung mga babae, meron silang Women's Month, Women's Day. Tama ba yun? Tama ba yun? Ikaw. Tama daw eh, ikaw. Eh, woman ako eh. Ikaw ha, Tricia. Tama yung may Women's Day, Women's Night, Women's... Month. Pero walang Man's Month. International Women's Day. Ano ganyan. Tama ba yun, Jamie? Eh, woman ka eh. Ba't mo kailangan kaya? Ano pa yun, di ba? Eh, may karapatan na nga lahat ng tao pag dinagdagan mo parang sa'yo, ginagawa mo, binababa mo yung isa. Sa nga isa pa, yung mga lalaki din yung may isa kami. Ano ba? Sasakyan kayo niya, pero inuuto lang kayo niyan. Yan ang totoo. Sa ito yung gusto ko sabihin dito, no? Pero medyo mag-aalay ito sa in a way ginagawa nila, no? So zero pehad, kasi nga puro lalaki naman yun eh. Diba? Ba't ganun? Eh, anak din kami ng tatay namin. Yung tatay namin, may anak na lalaki, may anak na babae. Ito, wala. Eh, paano yan? Tama, sabi ka, ganda yung tanong kanina eh. According to the sons, pag marami kang anak na lalaki, marami kang i-occupy. Eh, kano nga, wala itong mga ano, wala silang sons. Lugi naman, di ba? Lugi ba? Hindi. 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 Lugi, hindi. Hindi. Lugi, hindi. Nakikinig ba kayo? Lugi, hindi. Pag lalaki, may ano, may lugar. Pag babae, wala. Lugi, hindi. Lugi, hindi. Nakikinig ba kayo? Lugi, hindi. Lugi, hindi. Lugi. Eh, paano ang wala kang lalaking asawa? Ay, sorry, wala kang anak na lalaki. So, in a way, lugi. In a way, hindi. Kasi, just na ganun eh. Pero, ito nga, ang ginawa nila, alam niyo kwento, di ba? Nilapit nila ngayon. Moses, are you serious? Lugi naman kami. Anda, ilan sila? Walang lalaki. Tapos, lugi naman yun. Tapos, namatay pa yung tatay nila. Oh, paano na yan? Anong ginabi ni Moses? Hindi rin niya alam. Kasi batas yun na lalaki binibilang eh. Nilapit niya kayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, bahala kayo. Ganun ba? Tama naman eh. Lugi naman talaga eh. Oh. Kaya number two, alam niyo magandang leadership, may rule yan eh. Lalaki dapat hanggat maaari, eh, paano may mga exemption? Yan. Kaya number two, leadership considers the members equal rights. Ganyan po kahit sa ano. Kasi pag nakita ng mga tao na hindi equal to, dahil lang lalaki, ganyan. Dahil lang Amerikano, ganyan. Magkakaroon ng grudge siya kahit nagtatrabaho yan, hindi maayos yung trabaho nila. Maniwala kayo. Alam nila yan. Kaso ngayon, nasobrahan naman eh. Kaya ganun din, bumabalik din. Eh. Mga pubakla naman ngayon. Sandali lang. Sabi ng mga lalaki. Yung babae, magbibigyan mo ba? Babae yun. Normal pa yan, kahit bakla. Kaya ngayon, yung mga sports, gano'n na rin. Yung mga sports, naisip din nila eh, sabi nila. Nung World War III daw, kasi yung mga lalaki, may matatapang eh. Sasakupit tayo, Germany.
Eh kaso 17 years old pa lang ako, ilang buwan na lang eh. Pasok muna ako sa sundalo, gusto ko mag-sundalo para yung mga lalaki daw nung 1930s. Ngayon, baliktad. Yung mga lalaki ngayon, hindi lahat ha. Mga bakla, gusto nilang pumasok sa liga ng babae, no? Mga loko-loko eh. Anyway, punta tayo din sa number one. Yun po yung point natin sa Zelophad Daughters. Na ganda yan. May nag-preach siya, kaso hindi ko narinig eh. Pero, ang magandang leadership, ang magandang organization, ma-achieve nila ang kanilang goal. Una, pag ang Diyos ang leader nila. Pangalawa, may consideration sa mga member. Number three, ibasa po, ready, go. For he rebelled against my commandment in the desert of sin, in the strife of the congregation, sanctified me at the water before their eyes, that is the water of the divine, in the wilderness of sin. Diba sinasabi natin kasalanan ni Moses na parang maliit lang naman? Sabi po kasi doon, eh nagre-reklamo na nga lalo yung mixed multitude, no? Pero damay na rin yun. Ba't wala naman tubig dito? Matay tayo. So, siyempre si Moses, magaling na leader. Inoconsider niya yun. Kaso talagang wala. Eh, desyerto yun. Ano naman? Pero, nangako ang Diyos. O, sige, ganito yan. Sige, bigyan mo ng tubig. O, paano? Kausapin mo yung may bato doon. Actually, may tinuturo silang bato doon. Talagang parang nahati. Eh. Basta may bato doon, magkakaroon ng tubig. May niwala ba kayo? Eh, nangyari nga eh. Pero sabi na, ang instruction ng Diyos Moses, kausapin mo lang. Eh, asang na si Moses. Alam mo yan, hawak niya lagi yung kanyang staff, di ba? Hindi ganito eh. Dinamay niya yung bato. Yung bato, walang problema. Kaso, alam niyo ba? Pag hindi ka sumusunod minsan sa instruction, nadadama yung nag-instruct sa'yo. Kaya sabi dito, unari, lalo mga, ano, yung mga anak kasi, bata lang din yan, amen? Huwag niya masyadong usgahan, pero, so, you know, Stephen, dapat, anak ka ng pasto, dapat ikaw yung maganda example, di ba? Asawang pasto, ganyan. Konting pagkakamali lang nila, napansin niyo ba? Mahirap. Si Moses, ganun, konti lang yung pagkakamali, hinataw lang niya. Kaso, ang tingin ng tao ngayon sa kanya, wala namang pasensya to. After how many years, walang pasensya, no? Mataas kasi expectation sa kanya, eh, hindi niya na ano yun. Yun ang ano ko dito, interpretation ko dito, pero ganun din yung katamihan ng pastor. Eh. Naasal siya, inataw niya, dalawang beses pa. So, lumabas nga yung tubig, kaso, sabi ng Panginoon, hindi mo ako sinanctify sa harapan ng mga tao para siya nabastos, parang ganun ba? At dahil lang po doon, hindi na siya pinapasok sa promised land. So, anong point dito? Ang Diyos ba hindi mabuti? Ang Diyos ba unfair? Hindi. Alam nyo, kahit sa mga kumpanya ganyan, sa lahat ng organization, dapat may sinatawag ng hustisya. No? Kahit pa ang nagkasala yung pinakamataas at sabihin natin magaling sa maraming bagay, kaso nagkamali pa rin siya. Kaya number three, sa isang paano ma-achieve yung goal natin, dapat may hustisya. Nakakalungkot man kasi nga, ang bait ni Moses sa maraming pagkakataon. Pero, dahil ang Diyos ang nagli-lead, ultimately, walang, sabi nga nila, walang indispensable sa gawain ng Diyos. Grabe indispensable, sa hindi nakakintindi nun. Yung hindi pwedeng palitan, eh, wala kang ipapalit dyan. Wala, nang, wala, lahat tayo pwedeng palitan ng Diyos. Amen? Amen? Kaya justice is being served. So, pinasya. Number four. Ito na, yung si, ano yung bundok? Si Abarim pa, parang mga mountain range pala yan. Parang Sinai and then Horeb, no? Nakalimutan ko yung ano doon. Alam ko yung Horeb yung mountain range. Yung pinaka-specific Sinai. Ito namang Abarim, another ano yan. Parang dito, mountain range dito sa atin, di ba? Sierra Madre. Napakahaba niyan eh. So dito, sa ibang bahagi kasi sinabi, Nebo. Well, anyway,
Anong point dito? Pinakita sa kanya ng Diyos. Bakit siya pinakita pa? Ano yun? Consolation prize. Still, kasi maglilid pa rin siya. I believe. Kaya pinakita sa kanya yun. Bukod sa ma-appreciate niya, ang ganda pala talaga nun, no? Kaya minsan makikita niyo rin yung ano, ha? Nadala na ba sila doon sa ano? Di pa? Saka na, huwag may time, di ba? Yung nakita nyo, nagtsaga kayo doon sa halahala, mas maganda sa pililya. Kitang-kita mo yung lake, and then may iba pa, Banahaw. Pinakita po kay Moses yon at kamaya may gagawin siya dito. Kaya ang point ko lang dyan, alam para yung organization ma-achieve niya yung goal niya. Dapat yung leader, nakikita niya yung goal. Malinaw, okay? Leaders must have a clear vision of the goal. Ibig sabihin, hindi yung imaginary promised land. Meron ba talaga nun? Hindi, pinakita nga sa kanya eh. So, ibig sabihin, meron. Okay? So, alam niyo po yung pag kayo pinangakuan. Kaya nga tinatanong ko yung mga bata eh. Anong pangarap mo sa buhay? Makatapos po ng pag-aaral, pambihira kahit yung mga loko-lokong ewan, makatapos ng pag-aaral yan eh. Tsaka actually, walang makatapos ng pag-aaral, alam niyo ba yun? Ay, itong education system natin, minsan, ano yan, ano rin eh. Business din yan eh. So, ito eh, okay na rin, kahit na paano, kasi may nababasa ako ngayon, unschooling naman, but, yung sa amin, homeschooling. So, inalis namin sila sa public, private, sa labas, nalagay dito. So, pero may curriculum pa rin yan. Yung unschooling, wala lang curriculum. Palibasa kasi iba nyo mayayaman eh. Kung anong matutunan nila, kung anong gusto nila, ganun. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo yun, pero hindi yun ang tama sa inyo. So, dapat yung ang nagdadirect dyan, yung leader. Paano tayo makakapunta doon sa tayo dadaan? Di ba? Alam mo yun eh. Kung walang daan dyan, mahirap yung daan. Kung wala naman, yung tayo sa pangalawang bundok, walang pa, dagat na yun eh. Hindi mo nakikita? Iba-iba na, nangangako ganyan eh. Magtapos ka ng pag-aaral, mayamang ka na. Makapag-aaral ka lang sa Makati. Ay, makapag-aaral. Nakita mo ba yung mga building sa Makati? Tataas, di ba? Nayayaman yung mga tao doon. Hindi lahat. Di ba? So, huwag kayong papangamang tatanggap ka ng pangako kanina, labo. Alamin mo, bata ka pa lang. Amen? Kaya tinatanong ko yun ng gano'n eh. Sana na, mamaya si Maria, saka, nga, no? Pagkatapos nagkatapos, and then, ano, tapos na. Hindi, magkatrabaho ka pa. Paano mga ganang trabaho? May kilala kang di nakapagtrabaho, maayos naman ang buhay. Diba? Ba't kaya? May mga exception sa rule. Ang Diyos minsan, pinagpapala niya, gusto niya magpalain. Niwala ka. Kaya ngayon, yung leader, ngayon, balik tayo sa organization, ayun kasi individual yun eh. Organization, dapat yung leader, alam niya yung pupuntahan niya, long term and short term. Ngayon yung short term, ano yung short term goal natin? So, yung mga short term goal natin, tulad niyan, wala yan. Hindi pala alam nila kung gagawin ko sa buhay, di ba? Pero at least, turun natin yung short term nila. Ano yung nakikita ko sa isang bata na may kinabukasan? At least, alam nila kung paano sumunod. Katulad niyan, yung simpleng mag-church ka lang. Alam mo na, pag yung tao, ay yung bata, ay medyo lumalayo na sa pat, no? Kalooban ng Diyos. Yung simpleng bagay, yung mag-memorize, ay yung sumali ng ano. Kaya naman. Ayaw mag-attend. Kaya sabi dito, isa sa mga ano, ito, sabi niyo, that the congregation of Israel may be obedient. So, tayo mga bata, yan lang tinutuwa sa'yo, sumunod ka lang, sumunod ka lang, sumunod ka lang. Pero yung pagmalayo na kasi yung vision mo, bakit ako susunod? Saan mo ba ako dinadala? Yan. So, yun yung medyo long term. Pero pag short term, kailangan lang sumunod kasi maging mabait kang bata, okay din naman, di ba? Yan, ginawa po dito kay Joshua kasi po, yung transition ng power, hindi yan madali minsan eh. Yung iba-ibang ano yung mga administrasyon, kaya ginawa ng Panginoon dito,
binigyan siya ng, in-struck niya si Moses, paano yun? Kasi mamatay na siya eh. Ang gagawin mo ganito. Bigyan mo ng honor yung si Joshua. Kasi ang ginagalang nung panahon nito, si Moses, kilala nila si Moses eh. Di ba? 10 plagues, wow! Di ba? Red Sea, hinati ni Moses, siya yung ginamit ng Diyos doon. E mamatay na siya. Alam niyo yung mga tao, pag walang galang yan sa tao minsan, sa leader, walang mangyayari dyan. Kaya ang ginawa dito, give him some honor, ibig sabihin, makita mo sa tao na siya ay dapat din nilang galangin. Pag wala ka na, susunod sila dito, hindi yung magtauturo, ba't yan, ito na lang. Diba? Kaya yun, anong sa dahil, parang ganun eh. Naramdaman ko parang gano'n, kanya-kanyang ano na yun. Kanya-kanya ng ano. Kahit saan naman gano'n. Pag walang ano doon. Kanya-kanyang, ano tawag doon? Pamato, ano? Kanya-kanyang ano na yun, basta yun. Uy, ako na yung susunod ha. Hindi, yung ano. Gano'n nun. Kaya magaling din ang Diyos, kasi hiningi rin ni Moses. So medyo kalat-kalat ako ha. Eh, doon na tayo actually. Number 5. Sabi dito, alam na ni Moses mamatay siya, anong ginawa niya? Hindi, ako lang leader. Hindi, alam niya na yun eh. So alam niya, importante leadership, kailangan niyang maipasa, matransition ng maayos. Kaya ang hiningi niya sa Diyos, Lord, ikaw na yung mag-set up. Ikaw na yung mag-set ng tao. At sinunod naman ng Diyos yun, oh, kasi alam niya naman, tama naman yun. Kaya pumili na rin siya. Though actually, alam na ni Moses to eh. Nung panahon pa lang ni Moses, ang talaga military leader si Joshua na. Okay? So kahit i-primates yan, walang pinipili yan. Siya yung lumulutang na talagang ano, leader eh. Kaya nung ngayon, sinabi ni ng Diyos, si Joshua talaga, sige, Joshua na. Kaya ang point dito, kanino silang hingi si Moses ng direksyon niya sa Panginoon, okay? So leaders ask the Lord for direction. Yan ang ano, yan ang karakteristis ng isang maayos na organization, churchman yan or what. Dapat ganun. Alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya yan. So ano gagawin mo? Humingi ka sa Diyos. Ngayon, yung iba, mali yung pagkakakilala sa Diyos, di iba nga yung Bible nila, mapapahama ka dyan. Kaya tayo natutuwa na rin tayo, kahit mga Catholic, nag-pray kunwari sa Diyos. Di ba? Hindi na rin. Pero walang matutunguhan yun. Number, ulitin ko, number one, ultimate leadership comes from God. Number two, leadership considers members equal rights. Number three, justice is served. Bakit ka ba yung kanina yun? Pero saan si Moses? Justice is served. Dapat ganun yung organization. Number four, yung leader may clear vision of the goal. Number five, sa Diyos nagtatanong ng direksyon. Number six, yung nabanggit ko ay Joshua, leadership have honor. Kasi sinabi nyo, yung ibang honor mo, ilipat mo, paano yun? Kung alam nyo pa yung kwento kay Solomon and David and sino yung nag-assume ng harian? Si Adonijah, di ba? Una si Absalom, pero namatay na siya. Matanda na si David, si Adonijah. Kasi siya yung panganay, siya rin yung kapatid ni Absalom. Si Solomon, siya yung sinabi ng Diyos na usunod. Anong ginawa ni Adonijah? Matanda na yung tatay niya. Gusto niya, ako, hari dito. Kumukuha na siya ng mga sarili niya. Ano, ganyan din niya. Kahit sa church siguro, ganyan din. Alam mo ba na ako ang dapat? Sinasabihin yun. Pero ganyan, kanya-kanya ano na yan. Eh magaling si David kahit matanda na eh. Tsaka si Nathan, yun yung tumulong kay Solomon eh. Tsaka si Nephris. Alimutan ko yun. Basta yung priest, may laki rin role niya. Jehoiada ata, hindi. Wala lang. But anyway, anong ginawa ni David? Para hindi si Adonijah yung galangin na hari, anong ginawa niya? Kasi nagmamarunong, nagmamagaling na to eh. Ang ginawa niya, may mga exclusive. Bago i-anoint, una, pinarada niya muna gamit yung sarili niya, ang Pajero, di ba? Hindi, yung kanyang ano, mule. Yung kanyang
kabayo kasi ano yan eh, pinakamatindi yan pag sa hari. Lahat naman pag sa hari, pinakamatindi. So yun yun, so isa tina-transition. Uy, sasakyan ni ano yun ah, ni nung hari yun ah, bakit ginagamit ni Solomon? Diba? Kahit kayo, kunwari, sinipin, pinadrive ko yung ganyan, no? O kaya pinahiram ko yung cellphone na ganyan. Sabi, may tiwala ka sa iyo, may sa'yo, di ba? Yung ginawa ni David, bandang huli, inunti-unti na yung tao kasi ganyan po yung suporta ng tao, hindi yan bigla-bigla, maniwala kayo. Kaya bandang huli, yun, na-transition si Solomon. Namatay si Adonijah. But anyway, ganun din dito kay Joshua. Eh, napakarami nito. At alam natin na maraming loko-loko dun, di ba? So, paano yung gagalangin, paano matitransition yung power? O sabi na dito ni Diyos, kay Moses, yung ibang honor mo, ibigay mo sa kanya. So, yung sabihin niya, for example, sa halip na siya yung magaling lang, kunwari, ako yung sino may problema dyan, ako yung likod ng Diyos, totoo naman. Eh, alam mo, kaya na ni Joshua yun. So, sa halip na ikaw, ay, kaya ni Joshua yan, Joshua, ikaw yung mag-solve niyan. Di ba? Dito, alam, may nagtatanong dito, basta, ano gagawin natin? Ganyan, ay, kaya na ni Brother James yan. Wow, tayo kaya niya yun? Oo, oh, oh yun. Ibig sabihin, ay si DM, kaya na yun. Wow. Ganun. Diba? Kung kaya talaga, diba? Kaya binibigay mo sa responsibility, kasama na yung tiwala, kasama na yung honor. At hindi ka nga magkakaroon ng honor kung hindi ka matino. Kaya yung point natin dito, leadership, have honor. Yun yung matinong mga lead, organization. Pag bastusin yung leader nyo, alam niyo may pastor niyo, ganito ginawa niya, hindi tinuturo niya, di ba? Wala na, kasama kayo doon, mga kasama kayo sa kahihiyan. Amen? Amen. Last. Ito, medyo basic to, no? Sabi sa 18, nabanggit yung ibad to kanina. Ba't napunta sa Eliya sa picture? Kung naalala niyo, namatay na si Aaron. Di ba? Later, mamatay si Moses. Yung mga next in line na yan eh. Si Eleazar, anak ni Aaron. Hindi siya panganay yan. Namatay yung dalawang longolongong panganay. Sino yun? Nadab and Abihu. Patay. Okay, pinatay ng Diyos. So, ito na yun. So, ibig sabihin, ang Diyos, magaling din siya eh. Hindi yung basta-basta, itaas mo agad si Joshua. Kasi alam niya, leadership sa panahon, even sa ngayon, dapat may spiritual, ano yan, di ba? Area yan eh. Ang maganda kay Jesus, lahat siya eh. Siya yung prophet, king, and priest. Sa panahon nila, hindi. So ngayon, tinawag si Eliezer, hindi basta-basta pwede i-bypass yung priest. Okay? Kahit military leader ka, dapat i-bless ka, mag-agree yung priest. Kaya sabi dyan, sinabi ng Diyos kay Moses, ganito gawin mo. Pumayag naman, of course. So anong point ko dito? At hindi lang kay Eliezer, sa buong congregation. Nakita niyo yan, dapat may suporta kahit saan po, ganyan yan. Dapat may suporta ka nung tao. Pag hindi ka natanggap, hindi magiging successful yung iyong leader and then administration. Ano man yan. Yun. At yung ginawa na nga, sumunod sila sa Diyos. So obviously, ang point na last is, they work as a team and perform and abide in their roles. Handaan nyo po yan, ha? May mga kwento sa, alam nyo yung si Uzziah. Sino yung nagkaketong? Uzziah. Uzziah, hari siya, nag-offer siya ng ano, ganun din si Saul. Huwag mong papakialaman yung office of the priest, yung mga gawain ng priest. Ganun din naman, kung propeta ka, gusto mo mag-ihari. Abante, di ba? Parang ganun din. Huwag mong papakialaman yun. Hindi magiging maayos yan, magkakagulo yan. Ang ayos na ng mga baptist, tapos magpapolitiko ka pa. Nagawa na kayo dapat natin gawin eh. Hindi, dapat may baptist eh. Meron na nga. Wala naman kwenta. Diba? Tapos na. Conclusion. Anong title natin? Let the Lord set a man. Yung gusto kong maging diba dito, iba naman OA naman. Baya mong Diyos, sa Diyos lang ako susunod, di ako susunod sa tao. Paano yan eh? From Moses, lagi may taong nilalagay yan, Diyos. So kaya nga, alam naman natin, lalo nung panahon na, ano na to kasi, mga kaharian na, ano to eh, ang tawag nito, compromise na sila eh. Hindi na ganun aganda yung leadership na, pero sinunda nila. But anyway, yes, may kingdom, hayaan natin ang Diyos na mag-set up dyan.
Intindihan ba? So, ganun sa church, ganun din sa kahit saan. Lalo sa church. Pag nakita mong nag-aano-ano yung mga yan, pag-galingan na, iba na yung ginagamit, politika na, siraan na, alam mo ba yan si ganyan, ganyan, ganyan. Ako, yung gumagawa nun, yun ang dapat, alam mo na hindi dapat yun. Tandaan nyo yan. At yun ang pinanood natin last time, yung reprobate. Diba? Psychopath reprobate, ano daw yung sino yung gumagawa nun? Yung mga reprobate, magaling yung mag-manipulate ng tao. Nasabihin nyo yun. Kunwari, si Ray na yung next na pastor kasi siya yung matalino, kunwari. Galing, magtapat. Eh si Ezzy pala, gusto niya siya yung pastor na next. Isasabihin niyo sa mga tao dito. Alam niyo si Ray, no? Wala naman yan. Eh. Marunong yan. O, ganon. Kung matalino tayo lahat, di tayo makikinig doon, di ba? Mari lang, ha? So, kaya dapat ang tinuturuan, pangkalahatan. Hindi may mga secret-secret group, parang Catholic, di ba? Sinong next pope? Pag-usapan natin. Close door yun, no? So, umuusok pa doon pagkatapos. Okay, so pinaka-lesson lang natin. Actually, pinaka ano kaya honor and obedience yung nabanggit kong second dito. Secondary title natin, subtitle natin kasi pag ang Diyos ang nag-set up, nag-set, syempre itong taong to may honor to kasi sumusunod ulit siya sa Diyos. Parang katatapos ko lang sa gospel, sabi doon, sino ang dapat niyong leader? Sino yung dapat manguna sa inyo? Diba? Yung servant nyo. Paano yun? Eh kung pinapasunod ko yan, paano mauna? Ibig sabihin, tingnan nyo siya. Siya ba yung naglilingkod ng tama? Hindi siya yung tinataas yung sarili niya. Katulad ng mga ginagawa ng mga reprobate. Yun yun. Kaya again, ha, pangkalahatan to. Medyo nakafocus tayo sa leader ngayon. Pero again, tandaan nyo. Pag nagloko-loko yung leader, apektado kayo lahat. O, bakit hindi kayo dapat ma-involve ngayon? Dapat involved na kayo ngayon. Nag-pray, bukod sa nagpe-pray kayo, pinag-uusapan natin yung mga bagay na yan. Anindihan ba? Amen. Yun. So, yun. Let us know and let us know how to obey. Yung simple muna, mga bata. Sa kahit sa panahon natin yun, ang problema kayo sa democracy, ha? Minsan yung mga bumoboto, wala namang alam sa pinagboboto nila. Ang ganda nung ano isang pasasabi, dapat hindi ganun eh. Dapat ang bumabota lang kahit paano yung, alam mo na, may napatunayan, may alam. May mga society ganun po, no? Pag wala kang sarili mong bahay, hindi ka makakaboto. Ay, unfair naman yun. Pero in a way, unfair, pero in a way, kahit paano yung taong yun, di ba? Basta hindi nagnakaw, ganun. Pero yun, katulad sa panahon natin, yung boto ng isang matalino, katumbas lang ng isang boto ng loko-loko. O, paano tayo maayos niyan? Diba? Eh, wala po, wala. Sa biyaya lang ng Diyos, maayos pa tayo. Kaya ako, di na boboto, wala eh. Kinumpyot ko eh, wala. Turuan ko na lang yung mga natutunan ko rin. Turuan ko yung mga, mas marami tayo magagawa. Amen. Amen. So yun, sumunod tayo. Hanggang, mga taga-sunod pa lang kayo. Pero later, magkakaroon kayo ng honor niyan. Yung sabi ng Panginoon. Servant ka. Yung honor, hindi yan basta magigain. Nagbida ka lang. Gine-gain yan. Unti-unti, unti-unti, unti. Parang doktrina din, parang knowledge. Hindi yan basta-basta. O, basta King James daw. Uso ngayon, King James na ako. Yes! Explain mo nga bakit. Basta, King James. Nakachamba ka lang. Pero, kaya mo explain? Pag dumating yung challenge sa'yo, paano? Hindi mo alam kasi di ka dumaan sa, ano, dapat mo daanan. Amen? Okay na? Alamin natin kung paano sumunod and then magkakaroon ka ng honor and then pag nakita mo rin legitimate leader yan kasi doon si Joshua na si Joshua gusto ko si Moses eh move on eh, mamatay na kayong tao eh ang gagawin mo nakaka si Achan yan di sumunod napahamak yung narami okay. So yun lang, let the Lord set a man. Darating sa atin yan. So sa panahon natin yan, 5 years pa lang tayo, 6 years. Parang hindi nyo pa naiisip yan eh. Kaya lang yung sabi siya, pray natin sa dahil din. Ganun. Nandun na sila eh. Sa ganung, ano, hindi naman sa hindi tayo makikialam na doon. Pero kahit na paano, pray lang, di ba? Matulungan sila at manalangin. Okay? So, pero darating tayo dyan, ilang years.
Ihanda natin sarili natin. Amen? Yeah, mga anak nyo, kinakausap nyo na dapat yan. Richie, dapat ikaw ang next na pastor. Mga ganun. Pero sabihin mo, di turuan mo. Diba? Turuan mo kung gusto mo siya ang next. Oh. Kung turuan mo, marunong talaga, di okay. No problema. Yung iba, wala kang alam-alam. Uy, para pastor, bakit? Ewan ko. Bahala na, ayoko na. Hindi ang nangyayari sa mundo. Amen? Let the Lord set a man. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Oh, napalalim kami ngayon. But ito yung reality ng buhay, katulad po sa mga istay nitong panahon na yon. As much as they want, they admire, honor Moses, Panginoon, sa panahon nila, even sa panahon ni Jesus. Kaya po, ang dami nito tumanggi kay Jesus. Puro Moses lang, Moses ng Moses. But actually, they only follow with their mouth. And in a way, na-manipulate din nila yung law of Moses. Hindi naman nila kaya, but minsan may mga paraan, Panginoon, din mga kalaban. So I pray, ang i-honor namin ikaw sa ligit sa lahat. So alamin namin ang sinasabi nyo talaga, and then yun ang apply namin sa buhay. Regardless, Panginoon, kung sino i-set up mo ngayon na taong leader, maintindihan nawa namin na pag kayo nag-set talaga yan, nakita, legit yan, okay yan, sumunod kami. Ngayon, sa mga panahon na iba naman sa amin, Panginoon, obviously, Joshua, hindi naman sinabi dito na hiningi niya ito, but ihanda lang namin sarili namin. Ganun pa lang buhay, namamatay, namubuhay. Minsan may successful, minsan hindi. Naman naintindihan namin, Panginoon, na anong patuloy, anong gawain. Kailangan ng mga leaders, so ganun pa po, yung mga bata pa lang ngayon, naturuan na sila. Isang araw, sila naman yung dapat maging leader at maayos na leader. Sila po yung magbigay sila ng, alamin nila kung paano sila magigain ng honor na tinatawag nyo dito, Lord. Tulad na nagkaroon si Moses at pinasa naman kay Diyos sa Panginoon. I pray na noon yung bawat isang Panginoon. Ultimately, kayo po yung mga tataas. Pag kami naman ay sacrificially naglilingkod sa inyo. Walang po, again, maraming salamat sa Bible quiz. Tuloy kang bawat isa. Participate, Panginoon, na anticipate tayo. Desire namin ng knowledge na kukuha namin dito. Hindi lang sa preaching, kundi sa may personal learning talaga kami pag kami nagpapagal, mga sa pag-aaral. Hinahan po, Lord, nangyari ang bawat isa. Nangyari kami ng tagumpay, Panginoon, sa Wednesday. Para sa aming soul winning seminar, Panginoon. Ngayon, malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen.